Good morning po. Ayan po, malakas po ang ulan. Hindi na naman tayo makapagtrabaho. Simula pa po ito kagabi hanggang ngayon. Kaya tingnan po natin, no? Halos lumalakas na po yung baha. Ayan po. Salamat naman sa Diyos. Kahit simula pa ito kagabi hanggang ngayon, hindi talaga tumataas ang tubig. Hindi katulad kung nasa Surad ka o nasa Manila ka, sigurado na kagad ito na sobrang taas na ng tubig. Yan po, napakalakas ng baha. Ayan po, napakalakas ng ulan. Kaya hindi po tayo makapagtrabaho. Yan, sumikat na naman po yung araw. Sana dare-diretso na para makapagtrabaho po kami. Kasi po pag umuulan, mahirap po magtrabaho. Baka magkasakit tayo. Good morning po. Dahil po kagabi ay umulan. Halos magdamag po hanggang kaninang umaga. Ngayon lang po tumigil ang ulan, kaya halos hindi tayo makapagtrabaho. Ngayon pupunta po tayo doon sa aming balon sa batis. I-check po natin kung umaagos na po yung batis namin. Dahil kapag mainit po, sa balon lang kami umaasa. Pero ngayon titingnan natin kung yung tubig ay umaagos na. Tara, samahan niyo po ako para makita natin kung yung batis doon ay may tubig na dahil sa lakas ng ulan kagabi. Aray! Ayan po, dahil umulan po kagabi, kaya maganda po ang daloy ng tubig dito sa batis, dito sa bukid namin. Kaya naglalaba po ang mga pamangkin ko. Ang lakas ng ulan po kagabi, simula umagabi hanggang umaga. Kaya maganda po ang tagas ng tubig, hindi na po kami magsasalok sa balot. Maganda po dito kapag nasa bukid ka, sa batis ka na lang. Maglalaba, dire-diretso na po at doon ka rin maliligo. Ito, katulad dito, bubuhusan ko yung pamangkin ko ng tubig. Takot sa tubig. Kailangan linisin lang. O kuya! Yan po yung daloy ng tubig dito.
Pero kailangan linisin lang muna yung paligid para maging maganda. At gawa ng bilog doon para sa kung sakaling maliligo ka. Tapos na ito, kuya, pagkatapos? Meron pa man. Meron ba? Lalabahan pa yan. Pwede siyang malalim. Meron ba akong madilas? Kuya, sabunan ko pa yan. Meron ka may ahas. Hindi. Tapos na. Maganda po dito. Kapag ang tubig ay tumatagas, dire-diretso po siya. At sigurado ka na malinis ang tubig dahil walang tao doon sa itaas, ngunit puro malalaking puno lang. Kailangan ayusin lang ito para maganda ang daloy ng tubig. May batis po, hindi ka na kailangan gumamit ng planggana. Pwede ka na magbanlaw kasi ang flow ng tubig o ang agos ng tubig, dire-diretso na hanggang sa baba. Ngayon lang kailangan maging malinis din sa paggamit ng tubig dahil yung nasa ibaba, hindi rin natin alam kung gumagamit din sila ng tubig. Sarap po ng tubig, malamig! Galing yung tubig sa taas. So, sigurado tayong malinis dahil walang nakatira doon, kundi yung malalaking puno lang. Hello, kuya. Wala na. Kuya, wala na. Ubus na to? Hindi na. Yung sabang ko, ano yung mga kama? Ito. Meron ba yan dyan? Hanggang sa susunod po, huwag po niyong kalimutang mag-subscribe sa akin channel, Ed Signas, at patuloy ko pong i-video lahat ng mga gawain dito sa Bahay Bukid sa Palawan. Pakishare niyo na rin po ang video ko, napakalaking tulong po noon para sa akin. Mag-like na rin po tayo at mag-comment para sa susunod po sa mga gawain sa Bukid ay lagi po tayong updated. Ed Signas po. Baka may pinto dito ha? Malalim? Hindi. Malalim yun, pwede nyo. Hindi! Yan malalim na lang. Eh! Grabe yung kalangan!